Pero ang pinupunto ko, yung ABS-CBN ay maaaring mabuhay at maaari siya magpatuloy sa pag-aali ng mismong manggagawa o ng mismong kooperatiba ng manggagawa na nakikita natin sa ibang bansa. Kung ito ay binalik sa kanila na wala ng utang, saan kumuha yung Lopez na pambayad ng utang? Pero kagaya ng sinasabi nga ni Comboy, mas maraming malalim dito. At sa tingin ko nga sa Lunes, palagay ko ang malaking problema ang kakaharapin na hindi lang ABS-CBN, pati yung NTC magkakaroon ng problema. NTC! Alright! So, kung Dante, kung Boy, good afternoon! Good afternoon! Yes, so Monday we have a hearing and isang linggo. Assessment nyo, kung Boy, kung muna, bakit tingin mo nagkadilo tayo ng delay? Well, mukhang nahihirapan na mag-produce ng dokumento yung mga dapat mag-produce ng dokumento. Kasi they have to prove their case. And I think they're having a hard time. Okay. Kung nandiyan... Kaya gano'n. Maraming palusot ka NTC eh. Ang may mga problem with NTC. Ah, copy. Yes, kung Dante. Ako, gusto ko lang matchak. Paano yung mga naisubmit nilang dokumento, paano tayo babalik doon sa mga hindi natin na-take up? Ang dawa, yung dusari acquisition nila, hinahanap ko yung arbitration records dun sa unang arbitration agreement. Dalawa kasi yun eh. Mukhang nakita ko yung initial na submission ng Solicitor General. Mukhang puro negative certification eh. Wala silang makita. Kung pag-uusapan ay yung mga properties na kine-claim ng ABS-CBN in regard to its ownership. Yun ang medyo hirap sila doon. Ang isa doon sa mga kinukuha natin, di ba yung arbitration documents, kung ano yung mga supposedly properties nga, pati yung equipment na hindi pa natin nakikita hanggang sa ngayon. Yung position papers ng dalawang panig, dapat lahat nandun yung kasama sa ayaw na sa arbitration. This should be at least a position paper on both sides, on the Philippine government and the Lopez group. Pero it appears it just entered a compromise without any position papers being filed, which I find improbable right now. Tama. So until now, actually si Kong Dante unay gusto niyang pakita yung ma-establish yung ownership. Ako naman, tayo, Kong Boy, di ba yung parang hiningin natin, asa na ba yung mga papeles ng equipment dahil supposedly sa PCGG, pinahiram yung mga equipment sa kanila ng RPN9 at saka BBC2, mukhang hindi nasama dun sa bayaran. Exactly. Hindi lang yan. Yung loan documents ng DBP, hindi pa rin natin nakikita. Kasi nga, alam naman natin na malaki, inamin naman nila na malaki ang utang ng Lopez ng panahon nila, bas yun na nga ang maraming loans. Nung nakuha nila ulit yung corporation, baka wala na silang binayar ang utang. So, looks like they got everything clean without investing any more money. Eh, nung umalis sila, puro utang sila, pagbalik nila, parang binayaran ng taong bayan ng Republika ng Pilipinas yung utang nila nung binalik sa kanila yung ABS-CBN. Yan ang gusto ko malaman kung paano nangyaring malinis na malinis yung kanilang papel after the return of ABS-CBN to them na parang wala na silang binabayaran ng utang, wala na silang magbabayaran utang. Batay dun sa papeles nila, may sinasabi silang may utang mismo yung ABS-CBN in 1975. Parang 14 or 15 million. Pero hindi ko alam, prior to that, yung tinatanong ni Kong Dante noon, before martial law, meron din atas ang utang sa DBP. No, ito yung, tapos yes. yung bagong mga equipment na, no? Ito si Kong Dante noong mga panahon na yun, abogado na eh. Kaya baka alam mo yung utang. Kasi ako, nakakonsentrate lang muna ako dun sa pagpapatibay ng kanilang ownership. Kasi kung may utang sila, ibang usapan pa yon. Dahil sa malinaw yung nakalagay dun sa salaysay ni Attorney Almeda Lopez na talagang nung gusto na nilang kunin yung mga properties, sabi ni Mrs. Aquino, mabuti ka niya, dumaan tayo sa arbitration committee.
Kaya ang nangyari, dalawa yung arbitration agreement. Yun ang aking gustong linawin doon. Yes. Yung concentration kasi ng OSG, nakita ko yung kanilang position paper. Naka-concentrate sila doon sa May 23, 1995 arbitration. Palagay ko may sablay doon sapagkat yung May 23, 1995, yun yung pangalawang arbitration agreement. Yun yung claims nila sa PTB4, sa RPN9, at saka yung claim nila sa government. Pero yung sinasabi ko sa inyo na unang-unang arbitration agreement dated 1987, yun ang pinag-uusapan, yung claim lang nila sa ownership sa lahat ng mga pag-aari nila. Yun ang mukhang hindi nila maipalitaw. Okay, kung dati kung boy, palan doon po sa mga nanonood, 1987, actually 86 pa nito, nagkaroon ng agreement to arbitrate. Hindi nila natapos nung panahon ni Pangulong Cory ng 1992. Tapos, nagkaroon ng panibagong gobyerno, Pangulong Ramos, 1993 nagsimula, bigla na lang lumabas yung compromise agreement 1995. Tama kong boying, no? Tama, tama. Oh. So yun yung binabanggit ng ni Kong Dante na yung na kasi 1993 na yung pangalawang arbitration agreement. Yung una, ang date niya 1987. Kaya dalawang arbitration agreements ang pinag-uusapan natin. Ang palagi nilang pinipilit, compromise agreement na base lamang doon sa pangalawang agreement, yung 1993 yun. E paano yung 1987? Na ang mismong pinag-uusapan doon, magpakita ng katibayan ng ABS-CBN na kanila nga yung pag-aari. Minention pa nga lahat ng mga titles. Eh. All titles must be submitted and all evidence of ownership to an arbitration committee. Kaya yun ang maliwanag na isinulat sa salaysay ni Atty. Lopez. Kaya, ang sabi ko, ipakita nyo yung arbitral award nung unang arbitration agreement. Ang pinakikita nyo, yung pangalawa lang eh. Nasa ano yung ownership? So ito yung sinasabi mo kong Boying na hanggang sa ngayon, hinahanap na yung dokumento at supposedly, this week, kasi Lunes na tayo eh, dapat takuan natin ngayon yung mga dokumentong to. Kasi, kung Boying, naka-concentrate ang OSG doon sa pangalawang agreement. Kung binasa mo yung submission nila, nakasilip ako ng isang kopya ng kanilang submission eh. May 23, 1995. Ito yung pinagtibay ng compromise agreement pagkatapos nagkaroon ng judgment yung RTC ng Makati. Doon sila naka-concentrate. Yun ang pangalawang agreement to arbitrate. Yung una, yun ang wala. Oo, tama. Ito pong issue na pinalakay na natin sa kamara dito po sa hearing ng franchise ng ABS-CBN. Una po natin tinakil yung kay Mr. Gabby Lopez, yung citizenship. Yung pangalawa natin tinakil, ito po yung issue ng PDRs, no? Yung Philippine Depositary Receipts. Ito pong pangatlo na tinatakil natin ay yung history ng ABS-CBN, yung pagbabalik, yung constitutional basis nito. Of course, tinakil na rin po yung 50 years. Sa darating po na Lunes, yun, sana matapos na natin itong sa history. Ang ipag-usapan naman yung DigiBox at saka yung labor cases o yung labor situation ng ABS-CBN. So, alin pang mauuna, Kong Mike, yung KBO o yung mga usapin tungkol sa kanilang mga labor cases? Yung po muna sa KBO, sa DigiBox. Blackbox. Blackbox, yung sinasabi lang blackbox na yan. So, mga ilang kayang mga minuto ang pwede nilang ibigay sa atin dahil medyo mahaba yung usapin tungkol doon. Kagaya nung aking binabanggit sa inyong dalawa na nandun tayo sa Congress, kailangan nating isa-isahin dahil hindi lamang yung mother franchise ng ABS-CBN Corporation ang pinag-uusapan dito, kung hindi yung tatlong prangkisa ng kanyang subsidiary. Diba, Kong Boying, yung Amcara na siyang may-ari ng Channel 43. Channel 43. Nagamit ng NTC sa kanila nung sila ay nandun na dun sa period. Magmamigrate kasi from analog to digital. Ngayon, dahil
kokonti yung frequency sa Metro Manila, napag-usapan nila, meron silang NTC order eh. Yung 43, inassign ng NTC sa ABS-CBN. Ngayon, ang kailangan nating maitanong sa kanila, kung nakikinig sila para makapaghanda na sila, paano yung, kasi nagbunutan yan eh, 2018, dahil nga yung analog, alimbawa, channel 2, meron kang channel 7, meron kang channel 11, channel 13. Analog yan eh. Ngayon, gagawin digital yan. So magsisimula sa channels 14 up to 20, ang nabunot ng ABS-CBN, channel 16. Bakit ginagamit yung channel 43 samantalang meron na sa digital channel? So hindi natin alam ngayon, dalawa ba yung nag-ooperate nung channel 43? Eh? Dalawa ba yung istasyon nila? Kasi ang laki ng TV Plus ngayon, nagagamit nila yung Sky Cable nila, both wired and wireless. Nagagamit nila yung channel 43. Ang duda ko, pati yung channel 16, nagagamit nila. Teka, Dante, huwag tayo mawawala sa, ganun, sa pinaka-basis ng usapan dito. Kasi ang Digibox, ang TV Plus, is just an extension of the analog, you know? Kasi nag-migration, sabi nga sa provincial authority, ang binigay ng authority to run a digital channel sa ABS-CBN is based on the franchise that Congress granted in 1995. Tama ba ako? Di ba? So, kung yan ang basis, and nag-cease and desist order na ang operation ng ABS-CBN based on that franchise, why is the Digibox still operating? Yan ang ilang basic question eh. Bakit hindi sila tumitigil sa pag-ooperate ng TV Plus na andun yung teleradio channel, andun na kanilang mga channel, samantalang that is a government frequency. All these digital channels are government frequencies. And the reason they are holding on and broadcasting there is because they were operating under the franchise of ABS-CBN. Thus, nung nag-expanding franchise nila, wala sila dapat karapatan mag-broadcast sa Digibox. Doon ang nagtataka sa NTC, pinaikot na yung usapan sa Channel 43, paikot na ang Kara. Pero ang tanong dyan, even in the provisional authority granted by NTC to ABS-CBN, malinaw na malinaw na nakalagay that this provisional authority is based on the franchise granted by Congress. So pag wala ang franchise of Congress, wala ka rin authority to operate a digital channel. It follows it. Anak lang yan eh. The digital channel is the child of the analog channel. Which is caused by the granting of Congress of the franchise. Thus, kung nawala ang franchise, nawala rin na kanila analog channel. Wala rin sila ng digital channel. Dapat, ano ang authority nila mag-operate ng digital channel? Meron ba silang franchise na yung ginagamit para i-operate yung digital channels sa TV Plus? Actually, kung Boeing, ang tama yung binanggit mo, ang para lang mo maintindihan ng mga nakikinig din sa atin, nung dating analog, nagkalagay ka ng Digibox, dahil po sa teknolohiya, nagiging limang channel. Dati 1:1 eh. Channel 2 is actually, sampo pwede. Kahit sampo eh. Oo. So ngayon, parang dito sa nangyari ata, they created about 5 channels. Ngayon, sabi nga ni Kung Dante, isang kwento kami, 7. Inaw niya mabilang. Pero because of digital technology, nagiging pa. Pero tama yung sinasabi ni Kung Boy, Kung Dante, eh, ang ginagamit mo pa rin yung frequency, yung air, yung hangin. Diba? So, yan ang pinutol eh. Paggamit mo ng hangin. So, dapat lahat ng mga lumalabas na palabas dahil dun sa hangin na yon eh maputol. So, ito yung binabanggit ni Kadante na KBO, yung iba pang mga channels. Nakikita ko, may mga lumalabas na mga... Ang ano natin dyan, like, we have to ask the NTC. Lahat ng channel sa TV Plus, ano ang franchise na ginagamit nila to operate that channel? It has to be a very clear-cut answer of NTC to us, saying, ito ho, tumakaan na ng channel 8 kasi itong franchise na ginagamit nila. Pero, dapat malaman natin kasi yung identity ng purveyors ng channel, sabihin natin, Teleradio, obviously it's ABS-CBN. Can they pretend that they're using another franchise to an ABS-CBN? Hindi, nag-expire ng franchise ng ABS-CBN. How can they pretend that they're still entitled to broadcast under another
under another channel. Tama. Wala akong nakikita ng logic na mag-broadcast sila under another channel because the Digibox is all government property pa rin, yung signal niya. All the signals, meaning to say, all the frequencies being used by the content, yung sinasakyan ng programa. Sabihin natin, Kapamilya Channel, nagbabroadcast sila sa TV Plus, government frequency ang ginagamit yan. By what franchise are they using that? And what provincial authority and what CPCN are they using to broadcast these programs? Tama, wala. Yes, wala. I don't know, right? They're advertising, Mike. Right? They're advertising. I pinapanood ko sila. I monitor it para alam ko yung pinag-uusapan. Nag-advertise sila, even, of course, in cable. Tuloy-tuloy ibang usapan ng cable. Pero, the Digibox, at least, alam ko yung frequency niya, is based on the franchise granted by Congress. So, kaya nga nung pinapasokos na natin, bigla na lang pinospon yung hearing, parang kung nagpapahaba lang sila ng buhay, para palusot na lang eh. Para makalusot pa rin ang TV Plus. Kasi everyday that it operates, meron silang ads na kinakarga sa programming nila. So kumikita sila ng pera based on, it's just an illegal, it's a pirate actually. They're doing a pirate operation from what I see right now. It's a pirate operation being tolerated by the NTC. Ayan, si Constante, madalas yung binabanggit yung issue na yan na ang sabi mo mga kamulante, hindi naman pala tayo kailangan, pwede naman pala silang umere nang walang plagisa sa Kongreso. Ayun nga yung gusto kong ma-prove eh, kung Boeing at saka kung yeah. Meron silang argumento kay Kong Boeing eh, pag ni-raise niya yung question na yan. Sabi niya, sabi nila, eh yung po kasing cable nga niya, wala namang prangkisa. Alam mo Kong Boeing, ginagamit nila yung Executive Order 205 ni Mrs. Aquino, dated June 30, 1987. Wala namang sigurong problema pa sa ngayon, although pwede nating questionin bago matapos itong pagdinig na ito. Kaya lang, hindi naman siya makakalusot doon sa paggamit nila nung Channel 43 at saka yung Sky Direct sapagkat ang predicate noon, tama si Kong Boeing, naka-predicate yun doon sa prangkisa mismo nila eh. Yes. Amsara at saka yung ABS-CBN, yung Amsara kasi hanggang July pa yung kanyang prangkisa eh. Yung ABS-CBN, Pasuna at saka yung Convergence. Meron pa silang ginagamit dyan eh. Kaya lilituhin nila tayo kung may kailangan maging ano ka. Bagay, naririnig nila ito. Binibigyan na natin sila ng partida rito. Lilituhin tayo na yung KBO mismo, sabi nila, is a value-added service under sa Convergence. Yung Convergence, another subsidiary nila yan. Pag tinignan mo yung 10 value-added service, dalawa lang doon ang po pwedeng makapag-send ng video, yung IP multicast at saka yung isa pa, nakalimutan ko lang ngayon, hindi ko dala yung nota ko. Pero yon telecom yun, Kong Mike, Kong Boeing. Paano ka mag-broadcast ng KBO, eh, telecom ang prangkisa mo? Sa mga broadcasting, eh, hindi naman telecom. Marami silang pananagutan dito eh. Mass media, ibang usapan kasi mass media, di ba? Oh. Yes. Ano, Kong Boeing, Kong Dante, okay. So, inulit natin, oh, ito na yung mga constitutional issues at tapos na tayo, papasok na tayo dun sa mga issues na labor, Digibox, Sky Cable, yung taxes, yung pong problema dun sa condom loans. Okay. Ito, maganda. Maraming nanonood na mga empleyado ng ABS-CBN sa atin sa ngayon. Ngayon, oh, habang nag-usap tayo, na namomonitor ko sila. Hindi, gusto ko nga narinig nila Kong Mike eh. Dahil sa ang gusto kong sabihin naman sa kanila, dahil marami rin ako nasasagap na mga viewers na yung mga comments nila. Kung ano yung nangyayari sa loob ng plenary, yung pag-meeting natin, yung kabaligtaran na binobroadcast nila. Halimbawa, na-dismiss yung co-waranto. Alam naman natin pare-pareho kung bakit na-dismiss yun. Napakasimple ng argumento ron eh. Dinismiss ng Korte Suprema sapagkat moot and academic eh. Wala na silang, ibig lang sabihin, hindi na nag-rule ang Supreme Court. Hindi na siya nag-rule on the merits. O, ba't mo sasabihin na nanalo daw sila? Walang nanalo doon eh. Inayawan lang ng Korte Suprema na mag-issue pa ng desisyon sapagkat sabi niya, wala na eh, paso na yun. Expiring franchise. Di ba?
Ngayon, tingnan mo yung ginagawa nila. Oh, panalo na kami. Yung kasing kuwaran to, yun din ang pinag-uusapan sa Congress. Hindi po. Malayo po yun. Kinakailangan maunawaan nilang mabuti kasi yun naman kababayan natin sapagkat hindi nila binobroadcast yung tunay na nangyayari. Nakukuha lang ng mga kasama natin, mga kababayan nating iba, sa social media. Doon lang sila, sa YouTube, doon lang nila nakikita. So, hindi, kaya ko nabanggit ito kung dati, kung Boeing. Ako, personal, sa aking palagaya, kasi nakita ko naman ito sa ibang bansa, may mga ilang sitwasyon na yung mga manggagawa na nagbubuo ng kooperatiba, sila nagmamay-ari ng mismong stasyon. O, lumalabas muna ako sa ito. May mga isyo tayong pag-usapan sa Lunes, may mga isyo tayong pinag-usapan itong mga nakaraang buwan. May mga ibang kumpanya, at maraming kumpanya sa ibang bansa, talagang ang mga manggagawa may-ari. Binabanggit ko to kasi gusto ko hong linawin sa ating mga nakikinig at nanonood, hindi naman po ibig sabihin na pagka yung bang may-ari ang mga manggagawa ng ABS-CBN, hindi siya pwede magpatuloy doon sa kanyang isinasagawa. O di kaya ho, kung katulad ng mga, di ba, itong mga nangyari sa ngayon, nakikita natin yung mga news and programming, talagang pagka nag-airy sila sa ngayon, yung bang pabor lang doon sa prangkisa ang ini-airy. Marami nagre-reklamo sa mga kasama natin dyan at maging doon sa mga sumusuporta sa atin. Pero ang pinupunto ko, yung ABS-CBN ay maaaring mabuhay at maaari siya magpatuloy sa pag-aari ng mismong manggagawa o ng mismong kooperatiba ng manggagawa na nakikita natin sa ibang bansa. So, buti yun, kung gano'n naman yan, kaya lang, syempre, what's happening na, oligarchy pa rin ang kalaban natin, mabigat kalaban ng oligarchy. Alam naman natin na malaking korporasyon na ang napapatakbo ng mundo. Ang tingin sa atin naman yan, temporary inconvenience na in time, mawawala rin tayo, sila nandiyan pa rin. But ang punto naman natin, ipaglaban lang natin ang totoo eh. Diba? Wala naman tayo ibang gusto rito, kundi lumabas ang katotohanan. Ano ba talaga ang naging problema ng ABS-CBN? Bakit nagkaroon ng issue of prangkisa? Samantalang kung mababait naman sila, wala pa rin Pinoy, tapos na yung prangkisa nila. Diba? Yun ang pinapag-usapan ninyo sa isang banda ng past hearing. Kaya, mabigat talaga. Ang kalaban mo ngayon, talaga puro fake news o kaya slanted news sa kanila inalabas. Pag titignan mo yung kanilang termino ng kanilang prangkisa, fair dapat lahat ng kanilang reporting. Pero mukhang talaga nakalimutan na nila yung prangkisang binigay sa kanila ng Kongreso, kung ano ang hinihingi lang sa kanila na maging fair sa kanilang reporting. Pero sa ngayon, mukhang isa lang ang kanilang papaboran, siyempre, yung makakabuti sa pagkita nila ng pera muli, pagkamal nila ng pera, sa gaya ng ginawa nila sa nakaraan. At parang issue ng PTR. Marami naging pera. Ano naging tax incidents? Kung kumita sila ng 16 na bilyon, anong buwis ang binayaran nila? O nagbayad na pa sila ng buwis? O hanggang ngayon, hindi pa sila sinisigil ng buwis? Ano ba talaga ang story nito? Kung dati, yeah, tama yung binabanggit ni Kong Boeing kasi very fundamental kasi yon. Katulad nga nung mga tinalakay nating PDRs, sayang mo sa gusto, kumita sila ng napakarami doon, 6 na billion yung unang offering pa lang, yung 132 million. Yung palang una yon. Sa record natin, umabot ng mahigit 325 million na PDRs yon. So sa doon lamang sa una, 132 million, paano yung pagkaka-transfer ng mga underlying shares mula sa ABS-CBN through Lopez Inc.? Yun ba? Kasi ang tanong natin kung tratong income yun o tratong equity. Kasi nga, naiiwasan yung pagbabayad ng tax. Walang kita ang gobyerno. Kasi napapaikot nila doon sa mga holding corporation. Kaya nga doon nagkakaroon ng agam-agam. Minabuti na nga ng saligang batas na 100% na nga para hindi na nga magkaroon ng lusot yan. Paiikutin ka pa nila doon sa mga Philippine Depositary Receipts. Napakahirap na tuntunin. Pero dati, tingnan mo ang yung angulo nila sa tax dyan. Ang transfer of shares between private parties,
sa SEC, di ba? Sa SEC, sabihin natin, magbebenta ka ng private corporation sa ibang tao, ano ang tax incidence niya? 15%? Samantalang ang transfer na shares of stock is only 0.5%. E dito nga, hindi pa siya nag-transfer na share of stock eh. PDR lang yan na nakarehistro sa ibang listahan, tapos hindi nililipat lang yung pangalan, pero may control yan, banyaga na. Eh, pero walang lipatan kasi, kaya walang tax incidence. Ayan ba talaga ang pinalalabas nila? Wala silang obligasyon na magbayad ng buwis pag sila yung nakakakuha ng pera sa abroad. Nabawal na bawal pa. Para na tayong ginigisa rito sa hindi na sa sarili magpika, para tayo sinusunog na. Hindi ko naiintindihan talaga kung bakit napakaganado ng ating SEC na na payagan ng capital market gumawa ng device na maaari maka-violate ang constitution. Ayun ang hindi ko naiintindihan eh. Para bang ang trabaho ba nila, capital market, pipikit lang sila sa constitutional question. Basta ang tanong isa din ng batas, pipikit na lang ba ang SEC? Ang presumption na lang nila ay walang violation. Kasi hindi ko naiintindihan eh. Parang hindi malinaw kung bakit gano'n ang attitude ng ating SEC. Iisa lang naman na sinabi 100%. Mass media lang ang sabi dapat 100% Filipino. Hindi pa ba naiintindihan ng SEC na hanggang doon dapat bantayan mo 100% Filipino lang? Hindi ko pa naiintindihan ang posisyon ng SEC. Kung going doon to sa punto ng SEC, kung natatandaan ninyo nung ating pag-usapan yan sa kanila, sinabi naman nila hindi namin inaprubahan yan. Kaya medyo klaro yun dahil ang lumalabas ng una, inaprubahan nila. Sabi nila hindi, ang inaprubahan namin yung instrumento. Kung sinong bumili na binenta, hindi namin alam. Tapos doon sa pinabanggit ni Kong Dante, total na doon pa lang sa nakita natin, ano, mga 8 billion na ang PDRs. Yung pala ang nakikita nating papel, kasi doon sa Lopez Inc., may nakapasok din doon na PDRs eh. Pero Lopez Inc. yung ownership ng kumpanya. So, doon lang kung Boying, tama ka, nag-agree ako sa obserbasyon mo. Ang nakapansin nga lang, kung si Sonjin eh, nung mag-file siya ng co-warrant to. Pero si SEC, pagpamani ng mga taga-ABS-CBN, yung pinakakalat lang inaprubahan sila, eh, mismong SEC na po nag-deny. Yung instrumento lang ang inaprubahan. Kung may malinaw yun, yung pag-o-offer lang nila sa sale, yun ang inaprove yun. Kasi nakarehistro yun. Oo. Kaya nung tanungin natin ng SEC, na nare-recall mo na ang dami nilang disclaimer mismo dun sa kanilang prospectus na isinadmit. Sapagkat, hindi naman talaga mamamonitor ng Securities and Exchange Commission kung kanino mo ibebenta dyan, lalo na sa mga foreigners. Eh. Wala namang monitoring yung SEC. At saka kung paano ang paraan ng paggamit nila ng pera, kanino mapupunta, okay, skis, kanino marerecord na libro, pagka nirelease mo yung ABS-CBN News underlying shares, papunta naman sa holdings company, paano kumita yung holdings? Kasi sanga-sanga yung kanilang holdings company. Layering talaga. Oo. So talagang ano talaga, tama naman dun sa ano. Pero yun, yung isa sa pala sa history na hindi pa rin na-take up no, noong 1969, kasi nagkagalit sila no, kay Marcos, binanggit ni Comboy yung oligarkiya. Eh noong 1969, ang mga Lopez sumuporta kay Marcos. Kaya naman nag-away. Tapos doon na nagkaroon ng martial law, doon naman natanggal yung kanilang stasyon. Kaya nga, yung kanilang pagpo-broadcast. Dahil nga, syempre, iba na rin naman ang napaboran na stasyon ng mga panahon na yun. Pero gusto ko lang kong ilinaw, kung nagagalit sila ng panahon na yun, sila din po ang gumawa ng pagkakataon na mangyari yung sitwasyon natin ng mga panahon na yun. Hindi, noong 1969 nga, magkaka-aliado sila, di ba? Ama. President nga ni President. Dante, abogato ka na ba noong 1969? O, nung magkaroon ng falling out siguro, doon nangyari yung mga behest loans eh. Tinulungan ng Meralco, tinulungan ng Penpress. DBB pa yan, di ba? Lopez Holdings Corporation ngayon yan. Kaya nga pinadaan yung mga pagkakautang na yan sa DBP na napakarami. Yun nga yung inuungkat yata ni Kong Boying. At saka yung gustong pasadahan mo, Kong Mike, nung nakaraang hearing natin. Sige. O teka, may mga 3,000 pong nanonood sa atin. May papatawag dito si Sairi Basilio. Kamusta daw? May mga nagagalit po, ba't na one-sided? Ay, pasensya na po kayo dahil ito po'y hindi naman po ito hearing, pribadong pag-uusap po namin.
Pero welcome po kayong makinig para din malaman ninyo yung mga issues na tumaan na pinag-uusapan namin. So, kung boy, yes, tuloy mo. Kasi, yes, ano muna? Ano nga yun eh? Ang tanong natin dito talaga, nung nag-martial law kasi, di ba, kakampi nga nila, before martial law, kakampi ng Lopez ang Marcos, di ba? Yes. Pero nung panahon na yon, open na open siya sa bawat isa, kaya alam ni Enrile yung storya ng Lopez na nagpapa-rescue sa kay Marcos, marami silang utang, nahihirapan sila magbayad, pero may isa, ito may nagsabi sa akin na ito yung martial law to, yung pinabanggit mo. Okay. Yes, pero a year before martial law, may sinabihan na si Henry Lopez eh. Yung isang kaibigan natin nandun, ang sabi niya na isang lana namin ang buong ABS-CBN at lahat ng aming pag-aari ng lubus-lubusan. Kasi in one year, sabi na nga, alam na alam ni Henry Lopez, in one year, Marcos will declare martial law. So ano strategy ang in-adopt ni Henry Lopez ng mga Lopez noon? Nag-over-leverage sila ng kanilang mga kumpanya. Totally leveraged ang Meralco, totally leveraged, laki ng utang din ng ano ng ABS-CBN. Talagang nagsagat-sagat sila ng utang nung panahon na yon. Kaya nung nag-martial law, talagang nung panahon na yon, mahirap talaga magbayad na ng utang. Alam na nila doon na parating. Pero yung pera nasa abroad. Ayun ang isang malino na sinabi sa akin na they brought the money abroad. Kaya at least 40 executives ng Lopez, ang sabi nga sa akin ng isang kaibigan natin, na napalapit din sa mga Lopez. They lived off the loans of ABS-CBN and Meralco when they were abroad. Nung sila'y naka sa San Francisco, di ba? Doon tumira ang mga Lopez, di ba? Yes. They were living off the fat of ABS-CBN kasi nga, nakaprenda na lahat, nakasangla na lahat. Kaya, ang nangyari nga, pag ilink mo sa pagbabalik ng ABS-CBN sa mga Lopez, napakabigat na storya kasi nga, kung ito'y binalik sa kanila na wala ng utang, saan kumuha yung Lopez na pambayad ng utang? Sino nagbayad ng mga utang ng mga Lopez kung panahon na yon? So, ang ibig mo sabihin, that's a big question. Itong mga negosyo ng ABS, Meralco, may mga utang, maliliit. Noong mga panahon na wala sa kanila, pagbalik, malaki na, wala pang utang na ibalik. Yes. Yun ang sinasabi ko. Napakaswerte naman nilang libreng sakay sa lahat na umalis sila, bangkarote yung kanilang istasyon, kaya napakaraming utang. Pagbalik nila, wala nang kautang-utang bago pa lahat ng gamit. Wala pa silang gastos. Sila pa binayaran na 95 million. Yun ang hindi ko naintindihan talaga. Kasi nga kaya yun ang tinatanong ni Dante, for me, is very relevant. Di ba merong sovereign guarantee yun? Kaya ang sabi nga nila, lahat yan. 70s yan eh. Nag-default sila dahil nga, yun na, yung pera natin, di ba, nagkaroon ng problema yung ating pera. Bumagsak ang ating... Saka oil crisis ang ano, mabigat. So, wala silang pangbayad ngayon. Nag-default ngayon. Ang gobyerno nagbayad. Yan ang dapat nating linawin kapag pinakita nila yung mga dokumento na pagkakautang na pinadaan sa Development Bank of the Philippines. Talagay ko, lilinaw yan. At talaga namang ang nagbayad ang ating pamahalaan. Kaya nga nagtataka nga ako, nung bumalik na at nangawala si Mr. Marcos halimbawa, sinabi nila na ibalik na sa amin ang aming mga pag-aari. Mabuti na lang. Naisip ni Mrs. Aquino, teka muna, mag-arbitrate tayo. Dumang kayo sa arbitration, sabi niya ganun. Ayon doon sa salaysay mismo, para ipakita niyo lahat ang mga katibayan ng inyong pagmimeari, lahat ng mga torrents titles niyo at lahat ng evidence ang magagamit niyo para patunayan kayong may-ari nung pasilidad niyo sa Bohol Avenue at saka sa probinsya. Yun ang nakalagay doon sa salaysay. Napakalinaw na pagkakalatag ni Almeida. Kaya actually, Dante, yung, di ba, ang sinasabi mo, ipakita yung dokumento. Kasi akala ko, parang sinasabi nung sa hearing, nagpi-fishing expedition, hindi po. Kasi talaga ang gusto natin makita, yung equipment at kung ano pa ho yung mga naging pag-uusap dun sa arbitration na yun. Gusto ko lang linawin, Dante, ha? Ang gusto, and in fact, ang PCGG,
meron na ata silang dokumento na ipapakita na. Hanggang sa ngayon, sinasabi nila hindi dapat o binayaran dapat ang gobyerno dun sa equipment na yun. So, yan po ay napakalinaw. Of course, yung DBP loan, gusto din natin makita. Hindi naman natin, hindi natin nakita ng panunoy, kaya gustong makita rin. Hindi yung fishing expedition yun dahil yun ang katotohanan. May loan na binayaran, pambayad ng equipment, may loan na binayaran na pagkakautang na binayaran ng gobyerno na hindi na po nabayaran pa sa atin o hindi na naimenos dun sa mga equipment na natin. Saka Mike, huwag natin kalimutan yung sinabi ng PCGG noong huli tayong nag-hearing na yung kanilang pagkaka-takeover ay temporary use and possession, sabi niya. Yes. And that was subject to the final adjudication and determination of true ownership. Sinabi niya talaga yon at napakalinaw. Kaya nga, lalong nag-uumigting yung pangangailangan natin talaga, napatunayan nila. Napakadali naman noon, Bong Boying at Bong Mike. Ipalabas ang arbitral award, napatunayan talaga. O ito, isa-isa nilang naibigay lahat ang kinakailangan ebidensya. Talaga palang silang may-ari. O ba't naman hindi tayo papayag doon? Tama. Talagang maliwanag naman palang nakalagay sa arbitral award na napatunayan sa pamamagitan ng arbitration committee. Papayag na ako pagka nakita ko yun. Na isa-isa nilang napatunayan. Walang labis, walang kulang. Walang pagdududa. Napakalinaw. Sila talagang may-ari. Oh. Yung kay Juan, yung kay Pedro, kay Pedro. Pero paano na gamit yung pera ni Juan para kay Pedro? Tama. Pero dito po sa dito sa mga pag-usap natin sa ownership, sabi ni Kung Dante nung huli kami mag-usap, ang tinitreat na pa rin niya yun as a constitutional question. Ako naman sabi ko, Kung Dante, sa akin, hindi na masyadong constitutional. Yung constitutional was the PDR, ownership ng foreign media, tapos yung citizenship na pinag-usapan natin ng dati. Oo. So, sabi ni Kung Dante, Mike, may ganito pa rin. Ngayon, diba, maraming issue pa kung Boying, ito na, pag-usapan namin kung dati, na hindi na constitutional. Paano mo ititreat yan sa franchise renewal o pagbibigay ng bagong prangkisa? Iyan nga, kagaya niyan. Nabigay tayo ng prangkisa based on ABS-CBN being law-abiding and playing fair. Basta marami yan. Nandun sa law yan eh. Nasa batas yan. So ngayon na nag-a-apply sa atin ng ABS-CBN na magkaroon ng prangkisa, ang ina-evaluate natin if they were good to their word or they were good in complying with the law sa kanilang privilege na binigay ng Kongreso. Ito ay karapatan natin na pag-aralan yung kanilang naging behavior noong nakaraang panahon, kung lahat ba ng patakaran ng saligang batas, patakaran ng batas, ay sinunod ng ABS-CBN sa kanilang pag-enjoy ng prangkisa na binigay sa kanila ng Kongreso. Yun naman ang tanong dyan eh. If they want a renewal of the franchise, they have to prove that they are worth, that they were able to comply with all their undertakings as grantees of a franchise 25 years ago. Yun lang naman ang tanong natin, di ba? That is the reason why Congress has to scrutinize the record. Mass media, sabi nga ng ating, kaya nga, napakalinaw nga sa naging usapan natin, even DOJ agreed, mass media, wala pa talagang kaso na pinapasa ang Korte Suprema on 100% Filipino ownership. It is the only area na 100% Filipino ownership ay kinakailangan. Ang lupa, 60-40, ang public utilities, 60-40, pero mass media, 100%. Diyan pumapasok ang citizenship ni Gabby Lopez at diyan din pumapasok yung PDR issue. Ano nga eh? When you are given a privilege by government, by the representatives of the people, meron kang responsibility na maging totoo ka sa iyong pinangako na gagawin during the life of the franchise. Kaya unang-una kagaya, diba? Kaya tinatanong tayo, sa labor ba nila, mabait ba sila sa kanila manggagawa? Sumunod ba sila sa lahat ng batas ng labor para manggagawa ng ABS-CBN ay nagkaroon ng justisya? Sa buong panahon na sila'y nagkatrabaho,
para sa isang kumpanya na pinakamalakas ang kita sa mass media sa Republika ng Pilipinas. So, mga Kumboying, ang pananaw mo, batay dito sa prangkisa nila, whether constitutional o hindi, pagka mabigat even yung non-constitutional issues like sa labor, eh, violation ng kanilang privilehiyo ng prangkisa. Yes, pati for taxation. Kung sila rin mabayad ng tax, itong ginagawa nila ngayon, habang bawat araw na sila yung nag-ooperate ng kanilang channel sa black box, sa digital encoder na ang tawag ay TV Plus, bawat araw na meron silang teleradyo na mag-broadcast mula noong May 4, bawat araw na yan, meron silang kasalanan ginagawa sa taong bayan at sa Republika ng Pilipinas. Binabasos nila tayo. Binabaliwala nila yung sabi ng taong bayan na Kongreso ang magbibigay ng prangkisa. Diba, yun naman ang mandato natin, mandate natin. Kasi pag sila yung nabobroadcast na walang prangkisa, mass media, government frequency, ayan, issue yan. That issue goes down to the very heart of the franchise, whether there was abuse of privilege. Hindi na right eh. Ang pinag-uusapan dito, abuse of privilege. Komandante? Ama si Kongboying Mike, kasi kung babasahin mo yung Section 1 mismo ng prangkisa nila, napakalino doon. Subject to the Constitution and applicable laws, sabi niya, and rules and regulation. Sa mga tweet, doon pa lamang lahat ng gagawin nila sa prangkisa nila, isaalang-alang nila, yung saligan batas mismo, nakamensyon sa Section 1 yun. Sabi ni Kongboy, totoo na, paano ka nakapagpalabas ng TV Plus, halimbawa? Multi-channel yun eh. Meron ka bang prangkisa sa multi-channel? Yung prangkisa mo is only one channel yun. Pagkatapos nakakuha siya ng KBO, yung pay-per-view, meron ka bang prangkisa doon? Wala rin. Ano ang ginamit mong prangkisa? Yung subsidiary mo na paso din. Pagkatapos yung prangkisa mo rin, paso na rin. Yung kasing kapamilya channel, pinalabas nila yun doon sa Sky Direct ng Sky Cable, which is predicated on the expired franchise of Sky Cable. Paano mangyayari yun? Doon sa Channel 43 naman, predicated din naman sa expired franchise ng ABS-CBN. So, yung maliwanag na, ako binilang ko yung mga channels eh, both Sky Cable and Amcara. Lumili ba yata? Lumilitaw. Mahigit 10 Mike eh. So, yung isang channel mo na nilabas mo, 10 violations, araw-araw yon. Pag minultiply mo, baka 1,000,000 violation na yun. Paano mo bibigyan ng prangkisa? Yung hindi, kagaya na sinasabi ni Kongboying, nirespeto mo ba? Inalagaan mo ba? Hindi eh. Puro palusot ang ginawa eh. Alam mo, sa Lunes, kung ano ang aking napopursi, Kong Mike, yes. Itong napopursi ko, ang palagi nilang gagawing argumento, technology, yan ang harapin natin. Palagi nilang sasabihin sa atin, ito po kanyang ino-offer ng technology. We need to maximize and we need to take advantage of the advancement of technology. Ayan. Alam ko na eh. Iyan ang ilalatag nila eh. At palagay ko naman, tayong tatlo yung nakahanda naman kung paano natin naharapin yung klaseng pangatwira na yan. Ano tayo? Huwag lang nilang sasabihin na technical issue yan. Hindi ko technical yan. Kapag yan yung umi-air sa frequency, whether tama, digital or analog, yan po ay kasama sa prangkisa. Tama. Ako, Kongboy nga, Kondante, medyo iba pananaw ko sa inyong dalawa dun sa violation. Kasi sa akin, yung constitutional, mabigat na mabigat. Para sa akin, ha, yan talaga, nakikita ko yan, yung violation ng PDR, mabigat sa akin yan. Pagdating dun sa ibang violation, iba-iba ang aking pananaw. Kumbaga, yung iba, pwedeng parusahan, pwedeng i-penalize, no? Pero itong isang issue talaga na medyo nagulat ako sa labor. Kasi parang ang nangyari nung umpisa nung magsara, namin yung labor issue na maraming mawawala ng trabaho. At dito sa mga lumalabas na mga problema sa mga laborers nila, eh medyo sa akin medyo mabigat. Iba ang mga ginawa din sa kanilang manggagawa. Yan, of all the issues na non-constitutional, diyan ako na bibigatan. Mabigat talaga kong Mike, kong Boy, bakit ka mo? Kapag ka-empleyado ang pinag-uusapan, merong sinusustinang pamilya rin ito.
Palagay mo na lang, 5 miyembro ng pamilya niya, mawawalan siya ng trabaho. Bakit naman hindi tayo malulungkot doon? Kaya lang, mukhang sa atin nila isinisisi yun. Hindi po, kagaya nga ng pinag-uusapan natin, kung minabuti naman nilang inayos, mabuting inayos at inalagaan ang prangkisa nila, hindi naman sila malalagay sa ganitong kalagayan eh. Ang totoo niya, pag ni-review natin ang kanilang mga manggagawa at hawak din natin yung mga kaso ng mga ilang manggagawa, pati union na nag-file ng mga iba't ibang kaso laban sa kanila, ipinanalo ng maraming manggagawa yung mga labor cases na isinampa laban sa ABS-CBN. Hindi rin totoo na ganun nila kamahal ang kanilang mga manggagawa bilang miyembro rin ng pamilya. Ito yung lalabas din. Yes. Dante, isang common thread, Mike, isang common thread sa lahat ng kanilang labor cases. Constitutional issues pa rin. Due process clause. Marami illegal dismissal, walang due process. Marami. Actually, sila mismo was violating the rights of their employees. Kaya sila nagkaroon ng mga kaso. So, actually, connected pa rin sa Constitution yan eh. Nandun pa rin siya eh. Hindi pa rin mawawala sa Constitution yung pinag-uusapan na violations ng ABS-CBN kasi sila mismo lumabag sa Constitution in the fulfillment of their responsibilities. Pagka mga tao, i-dismiss nila na illegally, mawalan due process, yan, violation ng Constitution yan. Hindi lang yun, marami pang iba eh. In those labor cases, mabibigat talaga ang paratang sa kanila. Mabibigat. Alam, kung ba yung isa lang sa mga issue na talagang nagulat ako, kasi diba, nakita natin, yung mga empleyado ng ABS-CBN, marami dyan yung seasonal regular employees. Pero yes, talaga, sila talaga regular employees na. Kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung trabaho nila, ang klasifikasyon na talaga para sa akin, regular employees na. Eh, dapat. Nung medyo lumalaban o medyo nag-aayos sila para naman magka-beneficio sila na para naman sa kanilang pamilya, eh biglang tinanggal. At katulad ng binanggit nyo, kanina pinag-usapan natin yung PDR, meeting na ko yung dividendo eh. No, ang laki ng kinikita sa isang taon, kung ikukumpara ko dun sa inihingi ng manggagawa, ano ata ito, mga seasonal regular employees na, 1,800, eh bakit hindi pagbigyan? Ano ba? Parang hindi rin tama. Naintindihan ko yung negosyo, pero hindi yung kabigatan sa kumpanya, sa ABS-CBN, na tulungan yung kanilang mga manggagawa. Lalo na nga kung Mike, kung sinasabi... Meron pa ako isang footnote sa history dyan, Dante. Sige. Ngayon, kung titignan mo, ang utang ng ABS-CBN naman ngayon, mahigit 30 billion na naman. In spite of the fact na kumikita ng napakalaki ang ABS-CBN, ito na naman tayo, naka-leverage na naman ang gusto yung kumpanya. Isisisira na naman nila sa taong bayan yung kanilang ginagawang modus operandi na nakasangla na naman lahat kahit hindi na kailangan umutang pa rin sila. Nakikita mo yan, Dante? Umutang, ang laki-laki na utang nila in spite of the fact na sila ang pinakamalaking kita sa lahat ng operation ng mass media sa Pilipinas, sila pa rin ang pinakamalaking utang. And siyempre, ang tanong natin, ito ba'y paghahanda rin sa pag-expire ng franchise para pag nawala ang lahat, isisisiram nila sa gobyerno na sila ay nagkaroon ng utang at na bangkorote? Eh, lakas-lakas sila kumita eh. Yung mga utang na yan, parang handa silang tumakbo kung kinakailangan. Yan ang nakikita ko. Ang Dante? Tsaka pa, isa pa, kung Boeing, pagka nandun na tayo dun sa pagrebisa ng kanilang mga ibinayad na buwis halimbawa, particular yung 2018. Kapag napatunayan natin doon na effectively na ang ibinayad nila ay parang negative pa eh. Kahit nagbayad ka halimbawa ng let's say 100 million, pero kapag ka kinuwenta mo, parang ang may utang pa ang gobyerno, yun ang masakit. Sa laki ng kinikita mo at hindi mo nga nabiyayaan yung mga taong tumutulong din para si kasisinup ng ABS-CBN, kamukha ng mga talents nila. At saka yung mga seasonal na sinasabi mo. Pero hindi man lang nila nabigyan ng kaukulang biyaya na pinagtatanggal yung iba sapagkat wala raw employee-employee relations. Pero sa karamihan ng mga kaso, nanalo yung mga nanalo yung mga empleyado. Meron pa nga isang kaso kung Boeing ayaw kilalanin ng isang union nila na kasi inupose ng ABS-CBN. Hanggang sumabot sa Korte Suprema. Kasi nga, hindi naman daw sila regular employees, kundi mga independent contractors. Sabi ng Korte Suprema, mali kayo, sabi niya. Yung control nasa sa inyo. Kaya sila kanya regarded ng mga employees ninyo.
Di ba kahihiyan din naman yun, mga tao nila, mga kapamilya nila, magsasampa ng, ano, ng kaso sa laban sa kanila sapagkat ayaw silang kalalanin bilang isang unionized na mga miyembro? Ito ba ito? Hindi lang kung isang taon, dalawang taon yan, ha? Mga 10 taon, dekada, ang mga empleyado binabanggit mo. Naghihirap sila sapagkat wala rin silang kinikita pagkatapos tayo ang sisisiin dahil lang sa tungkulin natin na kailangan natin redesign. Kagaya nga sinasabi ni Kongboy, bakit? Di ba natin pwedeng tingnan sa lahat ng anggulo kung yung prangkisang ibinigay natin sa kanila 25 years ago, minahal nila, iginalang nila? Yun lang naman ang issue dito, eh. Yes, Kongboy. Ngayon kasi yung kung pag naiisip ko yung PDR, tapos nakikita ko yung kinita nila sa PDR, kung nakita mo yung borrowings nila, yung inutang nila ngayon sa mga bangko, pwede. Talagang gusto nila damay-damay ang lahat pag hindi sila nag-operate. Parang pinahal nila. Mag-hedge sila, mag-suffer a financial system pag hindi kami nag-operate. Ganun lang kanilang pagtrato sa negosyo nila. Magdamay na tayo ng bangko, magdamay na tayo ng lahat pag hindi tayo nakakuha ng prangkisa. Yun ang nakikita ko, eh. Ba't ang laki-laki ng pagkakautang nila? Are these necessary loans? Or ito ba ay talagang meant para ang impact ng kanilang ginagawa ay maramdaman ng ating financial system? Eh, ang pinag-uusapan natin, more than 30 billion, eh. Eh, ang laki-laki naman ang kinikita nila. They're earning the billions on the monthly basis. Billions ang kinikita nila on the monthly basis. Saan na pupunta lahat ng pera niyan? Ano ang tax ang binabayaran naman yan? Parang namang nakakaawa naman tayo kung iisipin natin. Ngayon, ang utang ng ABS-CBN sobrang laki. Completely leveraged na naman. Saan punta naman yung pera niyan? Saan ginagamit yung pera ng kanilang inipon? Magkano kanilang cash position ngayon? Malamang kaya natin, Mike. Yan ang gusto nating malaman. Tama na naman si Kongboy dyan, eh. Parang gumagamit sila ng leverage. Parang sa akin parang blackmail, eh. Sige, pag hindi nyo kami binigyan ng ano, ng prangkisa, pare-pareho tayong mahuhulog sa hukay nito sapagkat ang dami nating dapat bayaran, ang daming sinusuportahan ng mga empleyado at saka ganito at ganyan. So, para ba nga mangyayari, huwag nyo nang patagalin yung prangkisa namin. Huwag nyo na kaming kung ano-ano binubusisin ninyo sapagkat maraming tatagilid dito. Ang pagkakautang namin sa mga bangko, ano na yan, parang chain reaction na. Parang ganun ang gusto nilang palabasin. Eh siguro, Kongboy, kung nandun na nakikinig naman ang NEDA, tanungin natin ang NEDA. Sa pamamagitan ng kanilang mga input-output tables, ilan-ilang industry ba ang sinusumusuporta sa broadcasting company, halimbawa, o sa broadcasting industry? Baka naman makita natin doon na hindi naman pala ganun kahalaga. Baka naman hindi ganun ka-importante kung pag-uusapan ay yung talagang segment nila or contribution nila sa national economy. O baka nga, walang nila tinatakot lang. Kasi ang trato natin sa entertainment, eh. Ang entertainment kasi parang it has been made as a human right to be entertained. Parang ganun ang nangyayari ngayon, eh. And they are the biggest purveyors or providers of entertainment sa masang Pilipino. Iyan ang kanilang binabandera sa atin. Kaya let's not underestimate the value of entertainment to the Filipino people. Mahalaga ang entertainment sa Filipino people. As sinasabi lang natin, pag may malalaking kumpanyang ganito, na hindi na sumusunod sa batas, hindi na sumusunod sa prangkisa nila, wala nang pakialam, basta masunod lang ang gusto nilang gawin. May prangkisa, wala prangkisa, may lisensya, wala lisensya, kahit hindi magbayad ng buwis, basta gusto nila mangyayari, eh talagang problema na ng Pilipinas yan. Ang ano nga, eh, yung isang problema natin ngayon, nakikita ko yung regulatory capture. Kasi ang NTC, ang nakaupo sa NTC, si Cordova. Ilan taon na ba nakaupo sa NTC si Cordova? 2001? 2002? 18 years na ba, Mike? 18 years? Yeah, maaari. Hindi, mga 2005. Mga 15 years siguro. Nung tumakbo sila Joseph Santiago ng 2001, di ba sinasya na pumalit nung nawala sila Joseph Santiago? Tsaka si Umali? Pagkatapos pa siya. Hindi, natapos pa sila nun yan. Natapos pa sila... sino to? Si Commissioner Quintanar. Yan na tao. Oh. Kasi nakasabay ko sila 2004 sa Congress, eh. Nandiyan na sila, eh. So, ibig sabihin, si Cordova, by 2005, nandiyan na. He's been there for 15 years. Siya na lang ang kinakausap na lahat, pati telco.
Iyan ang problema ngayon ng presidente natin. Masyadong magaling itong taong to na ang kanyang talagang market, mga oligarch, siya lang talaga ang kausap. Kaya ano nga, ang bigat nitong issue ngayon sa ABS-CBN, meron tayong COVID. Sabi nila, mas mahalaga yung COVID, maayusin natin. Ba't mahalaga itong prangkisa ng ABS-CBN? Kasi ito po, nag-open sa atin ang issues na lumalabas sa ating lipunan ngayon. I'll give you an issue, that's a COVID, ha, Mike, ha, na napakalagang issue. Dante, ito yung issue ng education ng kabataan ngayon. Ang hinahanap natin ngayon sa issue ng education, online learning, kasi nga hindi pwede magkita-kita ang estudyante. Bakit hindi makapag-online learning lahat ng mga estudyante ng Pilipino? Kasi nga, ang ating MDC, sa harapin na natin yung katotohanan, pinayagan lang na masunod lagi ang gusto ng telco companies. Yung duopoly ngayon, may duopoly na nagahari, mahina internet at bottom, tapos sila pa rin. Pati entertainment, LTC na rin ang mahawak. Are they doing justice to the Filipino people? Ganto ang ating internet, lagad pa rin tayo sa buong mundo. Walang, hindi makapag-internet classes ang mga bata kasi hindi siya inclusive. Yung mga mahihirap, hindi kayang mag-internet. Wala silang means para makasagap ng internet, hindi sila magbabayad ng malaki. Eh, siguro naman, panahon na na maayos natin itong isyong ito. Itong isyong regulatory capture has come in again now. Ngayon pinag-uusapan ng prangkisa ng ABS-CBN, napabigat ng isyo ng regulatory capture. Yan po ang aking nakikita. Talagang ganun kalalim, talaga. Kapag ganun kalalim ito. Ganun kalalim. Ngayon, kung halimbawa ang negosyo nila talaga ay talagang entertainment, okay lang naman yun kung Boeing na mag-entertain. Huwag nilang sasabihin na marami silang napapa-entertain. Kumikita naman sila rito eh. Ito ang negosyo. Kumikita sila. Oo. Kaya hindi nila maikakaila na okay, mag-entertain kayo. Yan ang obligasyon ninyo sapagkat yun ang ipinangako ninyo sa inyong negosyo. Pero sa kabila ng pag-entertain ninyo, kumikita naman kayo na sapat. Oh, pagka ganun, huwag kayong maninisi na sasabihin ninyo na ganitong mangyayari sa pamilya ng aming mga ng ating mga empleyado. Pero kagaya ng sinasabi nga ni Kong Boy, mas maraming malalim dito. At sa tingin ko nga sa Lunes, palagay ko ang malaking problema ang kakaharapin na hindi lang ABS-CBN, pati yung NTC magkakaroon ng problema. NTC! Kasi sa dami ng violation na isa-isahin natin, palagay ko pag tinanong natin bakit hinayaan nilang umabot sa ganito. Marami, hindi lang natin masasabi ngayon sa kukunti yung panahon natin. Pero sa Lunes, palagay ko isa-isang may po-point out natin ang paglabag na ginawa nila. Dito na lang, dito lang na, dito lamang nakakonsentrate sa prangkisa nila. Ngayon, ang tanong dito, bakit parang nagbulag-bulagan ng NTC? Bakit pinayagan ang mga violations na ito? Okay. Diba ko, ang sasagot ni Commissioner Cordova rito? Yes, Kadante. Anyway, sa Lunes naman, i-raise mo yung question na yan. Diba itong problema natin dito sa Digibox at saka yung well, ewan ko pa yung Sky Cable, pero definitely yung Digibox pag-uusapan. Pero tandaan natin, no, sa by Monday, yung labor, malaking usapan yan. Nagsimula na tayo sa mga usapan ng labor. Ako nga, binabanggit ko rin nung sa inyo. Anyway, Kadante, ikaw naman ang mag-raise nito sa Lunes. Ayaw ko pang sanang pag-usapan. Pero kalahati ng mga empleyado nila, mga regular seasonal employees. Ito yung mga sinasabi ng on the job, parang outsourced na tinatawag. Pero ang trabaho nila, totoong trabaho ang pag-ABS-CBN. Kunyari, Kadante, boy, o ikaw, kayo, Kadante, o. Yung cameraman, di ba, talagang trabahador mo yan sa isang... Oh, syempre. Oh. Oh. Eh, lahat halos ng cameraman dyan, eh, hindi regular eh. Karamihan mo dyan ang mga... Kontrata, pre, kontrata. Production assistant, hindi ho regular at hindi nabibigyan ng ganong benepisyo katulad sa mga regular na mga nagtatrabaho. Again, inuulit ko, no, almost kalahati ang kanilang regular seasonal employees na dapat tutusin regular employees pareho ng benepisyo ng isang normal na empleyado. Eh, ikaw ka dante, di ba sa broadcast ka na trabaho ka rin, eh, alam mo rin yung mga trabaho ng mga tao dyan. Eh, iniiwasan nga nila yung magbayad sila ng karagdagang mga benepisyo eh. Kasi kapag ka-regular ka nga naman, napakaraming benepisyo na dapat ibigay sa isang regular employee. Ngayon, ang ginawa nila,
sabi nila, hindi regular employee, talents lang yan. Samantalang yung talent na sinasabi nila, kapareho ring makina yung hinahawakan niya. Meron akong nakausap sa kanila eh. Pumunta sa atin, sampu yata sila, mga cameraman eh. Wala po kanyang pagkakaiba, yung kamerang hawak po ng regular employee at saka kami na kung tawagin nila yung talent. Mas marunong pa nga kami doon sa isang yun eh, sabi ko. Pero yun, nakalista bilang regular employee. Paano mo nga naman, paano mo naman titingnan yung ganong klaseng parang panlalamang naman sa iba nilang mga empleyado na talaga naman tumutulong din naman. Kaya sila lumaki ng ganyan dahil din sa kanila. Ako meron na... Meron ako... Isa pa ng sidelight ako ng mic. No? So, okay. Malit lang. Okay. Kasi I've been reading about the case of Maria Ressa in the cyber libel. And remember, she was also the head of the news department of ABS-CBN, VP for news, yung ba naging position niya sa ABS-CBN. She managed the news affairs. Yes, oh, before. Well, ang alam ko, she wasn't even a dual citizen nung ginagawa niya. She was an American citizen nung ginagawa niya when she was employed by ABS-CBN. That's why I want to get the travel records also of Maria Ressa. Pakuha rin natin sa BIA, sa Bureau of Immigration. Kasi dapat makita rin natin eh. Kung sila yung nag-employ, foreigner. Yung mga nanonood, kasi pati ho dun sa 100% management, kailangan po Pilipino. Kaya po nababanggit ni Kongboy. Oh, management. Ito, management at saka ownership. Ownership. Kwento ko lang ha, may isang reporter. Matagal na to. Pagka nagsalita to, makikilala niyo to. Hindi naman to yung malalaking reporter. Talagang normal na reporter na nagbibit. Ito yung walang Sabado, Linggo to. Halos sa lagpas-lagpas na to doon sa oras ng trabaho. Siyempre, kumbaga talagang ano to, yung sinasabi ng in the service of the Filipino people, talagang bumabiyahe ito sa mga delikadong lugar, natutulog kung saan-saan para lang makapagbalita. Parang nagkaroon ata ng usapin na noon na nakikiusap lang sila, maging regular na o itrato silang regular o at least bigyan ng benepisyong regular. Hindi ko pa eksakto alam yung kanyang kaso kasi hindi ko pa nabasa yung nakisa na file. Nabasa ko lang yung article mismo ng taong yun. Tinanggal! Basta sinabi na lang, hindi ka na dito. Dahil nga ang treatment, hindi ka regular employee, tinanggal. Pero ito, pag nakita ng taong bayan, makikilala nila yung mukha ng taong to, yung boses ng taong to. Dahil umigit kong ulang, almost 20 years, nagsilbi sa ABS-CBN. Ngayon, walang trabaho. Wala na. Sinusubukan kong makausap para naman makapagsalita rin sa atin, makita nila yung sitwasyon. Kasi, siyempre, yung mga cameraman na nandyan, na alam natin, may mga kaso sila na nanalo nga sila sa Amerikadante. Pero ito, magugulat ang mga tao kung ba't biglang nawala. Sila mismo makikita nila. Okay. Bukod dun sa pinanggit ni Amerikadante, ano, again, ang kanilang grupo dito, 1,800. Yung regular seasonal employees. Ang regular employees pa, almost 2,000 plus lang. So halos kalahati. Ang laki ng kinikita ka. Pero bakit ganun hindi malang mapagbigyan yung mga manggagawa? Ayan siguro. Mabuting itanong ni Kong Boying. Ano bang pinag-iba nung 1,800 sa regular employees ninyo? Meron ba distinction talaga? Napaka-significant ba ng distinction para ihiwalay mo sila doon sa talagang listahan ng nabibigyan ng talagang mga benepisyong karapat-dapat para sa mga talagang empleyado. Kasi kung walang distinction, gumagawa na lang ng paraan na makatipid sila sa paraan na hindi naman karapat-dapat at di naman makatao yun na ihiwalay mo yung serbisyo sa ginagawa nila, pare-pareho lang naman pala. Yung tanda mo, Dante, ang bawat tipid na nagagawa nila sa maliliit na manggagawa, ang naaambulan niyan, yung nasa mas matataas na posisyon, ang malamang, mas marami silang abroad na libre, yung mga upper management, mas marami silang coaching mas maganda, marami silang benepisyong insurance policies at lahat ng mga benepisyo na nakukuha ng top level, para lang makuha nila yon, tinitipid nila yung maliliit. Yan ang mabigat eh. Ang laki-laki ng kinikita ng ABS-CBN, but there's never enough pagka pinag-uusapan natin yung pagkaswapang ng tao. Laging kulang ang pera, ang ganun lang. Meron pang isa, Mike, reliable ito ha. Oh. Yung mga importante nilang mga empleyado, katulad ng mga anchors nila, tsaka yung tagapagbalita ng kanilang mga news, di ba? Mga teleradyo, mga
Araw-araw yan sa teleradyo, nakikita natin yan. Merong ano yan eh, merong tie-up ang ABS-CBN sa isang, hindi ko nababanggitin yung ospital na parang ex-deal. Okay? Alam mo na, maganda yung binabanggit palagi ng ABS-CBN sa ospital na yon, kahit magkaroon ng problema, hindi na i-report yung mga iba't ibang dapat na i-report pa sa karaniwang ospital. Pagka nagpa-check up yung isa sa kanila, penthouse ang kanyang ino-occupy, at saka ayaw niya na meron siyang kasabay doon. Kaya talagang magkukumahog yung ospital na yun para ihanap ng nung araw talagang yun na penthouse ang gusto niya. Pati yung anong tawag doon pagka tumatakbo ka doon sa may makina, ano na yun, kung Boeing? Treadmill. Oh, yung treadmill na yun. Palaging walang dapat na sumabay sa kanya. Isa sa mga nagbabasa ng balita yan. Ito, reliable ito. Sinasabi ko lang, ganun ka-importante yung mga yun. At kung ikukumpara mo doon sa sinasabi mo kong Mike, na halos pareho din ang ginagawa, bakit hindi naman ituring ng mga regular employees? Para sa ganun, parehas na mo makatanggap ng mga biyaya at sapat na mga kaluwagan at mga benepisyong binibigay. Ito naman ang makikita mong pagkakaiba. Yes, kadante, itong binabanggit natin yung mga kanina sa inyo, yung Supreme Court decision, di ba dyan sa Universal Rubina Sugar Milling, na kasi nga naman ang mga farmers, seasonal, no? Seasonal pero regular. So ibig sabihin, pag natapos ang season, nawawala yung kanilang trabaho pero bumabalik sila para ang treatment sa kanila on leave. Pero nung nakita nga yung seasonal regular, parang ang inaano dito, ano ang kaibahan ng regular sa isang seasonal regular? Wala. Pareho ng trabaho, pareho ng ginagawa. Kung minsan pa nga yung seasonal regular, mas lumalagpas pa sa oras. Sa kadahilanan na yung dito sa regular employees, klaro yung kanilang overtime at mga ibang benepisyo. Ang nangyari dito, nagtayo ng isang ahensya para iwala yung seasonal regular employees. Pero ang mga tinitingnan mong benepisyo dito, ito yung mga karagdagang bigas para sa kanilang pamilya. Exactly. Oh. Karagdagang mga, yung mga sa collective bargaining agreement na magkaroon ng SSS, Pag-ibig. Diba? SSS, Pag-ibig. Yung SSS, Pag-ibig, kasama sila kung Boeing. Pero yung mga benepisyo, maliliit. Yung mga lead nila, may bayad ba? Yung mga kung ano-ano mga kaiba dun sa collective bargaining agreement, tinanggal nila. At yun yung sinasabi ko, itong sa mga ABS-CBN ng mga empleyado, nako, dapat hindi natin payagan to. Yung mga seasonal regular, dapat regular talaga. Pag sinabi mong seasonal, kunyari, may isang TV show, every 6 months o 7 months, yan pwede na sabihin seasonal regular, pero to everyday, pareho-pareho na trabaho, walang pinagkaiba. Iba usapan niya. Nung araw yan, Mike, actually sa law yan, nung member sa College of Law, nung pinag-aaralan namin nung araw yung seasonal regular, ang pinakamagandang example nila nung araw dyan, sa mga hotel industry, merong low season, merong high season. Yan, tama. Pagkating ng takulan, yung mga, sabihin natin, mga busboy, yung mga, pag malalaki yung function ng hotel, meron sila mga catering, marami sila mga waiters, marami sa kanila, kailangan lang pagka-peak season. Pagka low season, hindi sila kailangan. Yan ang origin ng seasonal regular. Yes. Ngayon, naabuso na yung term na yan, ginamit na rin ng mga abogado para mawala sa classification yung ibang empleyado na araw-araw naman talaga nandiyan. Hindi na nga sila seasonal eh. Regular na sila talaga. Ginawan lang yung nomenclature na seasonal dahil yun na makakapagpatipid sa kanila ng pera para mabayaran din ang abogado nila. Ganun kalupit yan eh. Pero nung araw, meron talagang punto yung seasonal regular. Kasi nung araw, pagka sabi natin ng hotel, pagdating ng June hanggang August, wala talagang tao yan. Wala talagang, mababa talaga ang occupancy niyan. Mababa ang functions niyan. Mas konti talaga empleyadong kailangan yan. Kaya pinayagan niya ng Department of Labor. Yes. Yun ang origin ng seasonal regular. Pero ngayon, iba na ang usapan to. Yung talagang araw-araw nagtatrabaho, gagawin pa rin ng seasonal, wala talaga sa logic yan. Wala talaga sa dahilan ng batas yan, sa reason behind the law.
Yes, at kaya nga kung ba yung binanggit ko kanina, yung Rubina, Rubina Farms, yun yung ginamit na Supreme Court, jurisprudence to court. Yes. Yung nga sinasabi ni Kong Dante, yung camera, parehong hinahawakan, pareho yung ano. At ang sinasabi niya, ito'y may relasyon dun sa trabaho. Kung walang cameraman, hindi makapag-produce. So very critical siya dun sa production na ginagawa. Dun sa mga manggagawa naman dun sa farm, kung anong pagtatanim nila, critical sila dun sa production. Eh, ito nga nangyari, yung binabanggit ni Kondate, yung reklamo, pagka sila ay medyo, alam mo na, humihingi ng kaunting ayuda, eh, naiipit at natatanggap. Yun. Kumulante. Punta sa akin, 103. Talents ang tawag sa kanila. Samantalang wala akong pagkakaiba yung ginagawa namin doon sa talagang regular na trabaho noong kanilang regular employee. Bakit naman po kami tinanggal? Yun ang tanong nila eh. Kaya yung sinasabi mo kong Mike, ang seasonal regular na yan, kung documented naman yan, at alam mo yung bilang nila, at siguro hanapan natin, ano bang distinction? Masyado bang malaki yung distinction ng dalawa na yan para paghiwalayin mo sila? Wala kong Dante, wala. Wala. Tama si Kong Boying. Pag ganyan, ewan ko, paano nila sasagutin kay Kong Boying yan? Wala. Ako talaga naawa ko dun sa mga taong yun. Tinignan ko yung benefits sa collective bargaining agreement. Mga malilit na bagay, bigas, pagkain nila, ayuda sa ganito, ayuda sa ganyan. Hindi naman ito yung mga bagay na kakahirap ng korporasyon. Hindi ko malaman kung ba't kailangan gawin yun. Yes, Kong Boying. Ayan, yung labor issue, napakabigat niyan. Ang isa talaga ang gusto ko makita yung tax issue. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin maubos isipin na yung isang pinabasa mo sa akin na ang binayaran nilang tax sa isang taon ay 10 million lang. Ano taon yun? Hindi ko maisip kung paano sila nagbayad ng 10 million lang na tax sa isang taon samantalang billion sa kanilang kinikita. Paano nangyari yun, Mike? Marami silang ginagamit na tax shield sa Kong Boying kasi alam mo naman dito sa ating yung tax code natin, yung paghihiraman ng mga subsidiary. Halimbawa, subsidiary A humiram kay subsidiary B o vice versa. Yung pagbabayaran nila niyan at saka yung pagsosolian ng kanilang mga inutang sa bawat isa, merong tax shield diyan. Oh, pagkatapos kung ipaghalimbawa pa natin yung isang kanilang subsidiary 100%. Ito yung Big Dipper. Yes. Design and Content. Inirehistro nila yan doon sa PESA. Kapag ka nang-rehistro ka sa PESA, unang-unang requirements mo, dapat meron kang employment generation. Wala silang may papakita na kapag generate sila ng employment at sila'y nakapag-export. Yung bang binabato mong content sa ibang bansa, export ba yun, Kong Mike? Kong Boying? Hindi yun ang export na sinasabi ng mga sa ating PESA law eh. Ngayon, kaya niya nirehistro sa PESA kasi yung unang anim na taon niyan, may tax holiday yan. Pagkatapos magma-migrate siya sa tinatawag na GIS, yung General Income Taxation, GIT, na ang pinag-uusapan lang 5%. Ikumpara mo sa regular na corporation, ano ang kanyang income tax? 30% ang kanyang kinikita. Ganun ang ginagawa nila eh. Kaya po pwedeng ang kanilang kabuang binayad na buwis sa isang taon, hindi yung dapat na ibayad. Sasabihin nila, legal naman ito eh. Tax avoidance ito, hindi naman tax evasion ito eh. Di ba, Kong Boying? Basta tax avoidance, legal yan. Pero ang tanong natin, sige, legal. Pero moral ba? Kasi lahat ng legal, moral. Pero hindi lahat ng legal, moral. Akong Boying, kailangan ko pang pag-aralan ng mas malalim yung usapin na sa taxes. Pero tama yung binabanggit ni Kong Dante. Ang paggamit kasi ng PESA, nagkakaroon ng exemption sa kita. Kasi parang in effect, nandun ka sa isang economic zone. For example, parang isang kwento, no? Pagka nagtayo ako ng kumpanya sa Dubai at itong kumpanya ko ay mag-i-import sa Pilipinas, dahil doon ay walang income tax, yun ang mother company, yung pumunta ditong mga gamit, ay wala nang binabayaran na taxes.
So in effect, ganito yung nangyari dun sa Big Dipper. Meron siyang tax benefits na nakuha at na parang na-shield niya yung sarili niya sa pagbabayad ng buwis sa pamamagitan nito. Pero yan po, iisa-isain ko para talaga, siguro magkakaroon ng PowerPoint presentation katulad ng sa PDR para maunawaan po natin. Kasi medyo katulad ng PDR, komplikado, magagaling yung mga gumawa ng kanilang layering at yung mga pagtatayo ng kumpanya sa isang economic zone para mailibre sa pagbayad ng buwis. Pero yun naman, di naman... Ang BIR, ba magpa-participate sa atin, Mike? Ang BIR, pupunta ba sila sa ibang hearings natin? Yes. Darating sila sa taxes. Sa July mismo? Oo. Sa Monday, ang darating naman yung Dole. At syempre yung ABC. So I guess na kondante, kung Boeing, yung sa black box, yun ang mauna natin i-discuss kung paano usap dito. Sige. Sige po. So kung Boeing... Nagsimula tayo ng 5:30, almost sumigit 1 hour na po tayo. Anyway, sa ating po mga nanonood sa ngayon, hindi pa naman tuho yung uli. Pagkatapos po ng hearing, kami po ng ating mga kasama. Wala po si Kong P.D. Barsaga. Nasa Baguio po siya ngayon. Si Kong Dindin Bautista rin, hindi makakadalo sa ngayon. Pero gagawin po namin to para kung may klima ng oras namin, may paliwanag natin sa ating mga kababayan. So Kong Boeing, paalam ka sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Marami salamat sa inyong lahat, mga nanonood, nakikinig sa amin dito. Kami yung tatlong nag-uusap tungkol sa prangkisa ng ABS-CBN at yung mga kailangan pag-usapan at mailinaw po ang mga bagay-bagay sa inyong lahat. Marami salamat po. Thank you, Kong Boeing. Kumate. Salamat po sa ating mga nakikinig ngayon at kagaya ng sinabi ni Kong Boeing, ay dapat po natin gawin kasi ito upang lalo nating mailinaw sa ating mga kababayan yung mga bagay-bagay na hindi natatalakay mabuti doon sapagkat po konti po ang panahon. Pero ito yung ginagawa namin, konting pasensya lamang po, para sa kapakanan din ninyo, para lumabas po yung katotohanan. Salamat po sa inyo. So maraming salamat po sa inyong lahat. Inulit po namin, ito na yung parang pag-uusap namin na pwede, hindi po ito hearing, na pwede po niyong pakinggan lahat upang maliwanagan yung mga issues at patuloy po namin itong gagawin para naman maliwanagan kayo sa mga bumabalot ng mga issue na napaka-komplikado tungkol dito sa ABS-CBN. So, kay Kong Dante, Kong Boy, maraming salamat sa lahat po nanonood. Maraming salamat po sa inyo lahat. So, thank you again and see you next time.